What's up, viewers? What's up, peepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Alam kong na-miss nyo na yung mga ganitong klaseng topic. Kaya eto, gagawa tayo. Bibigyan ko ng oras ang mga ganitong klase ng vlog para sa inyo. Ano? Tara? Tara! Papasukin na natin agad ang intro. Intro, pasok! Flex ko lang, bigay ko sa akin ni Uncle Luis na posible, shoutout sa iyo. And syempre, shoutout sa lahat ng bagong admin ng AKP Arowana Keepers Philippines, ilalagay natin dyan. Ayan, ayan po, si Uncle Luis na posible, si Dave De La Cruz, at saka si Wiwin. Ayun, maraming salamat sa inyo sa tulong niyo sa AKP para mapanatiling maganda ang page na. Ayun, tara, back tayo sa topic. Pero teka, last na. Bago tayo mag-box sa topic, invite ko lang kayo na mag-join dito. Ayan. Ayan. OAK Online Raffle. ONR Keepers Online Raffle po. Join po kayo dyan. Nandyan ko po nilalapag lahat ng mga raffle ko. Ngayon, ang ongoing raffle namin ay Super Red RDC. Yun po, 350 per slot. Kagabi, nag-draw po ako ng Jebo Imported Tank 190 gallons. Ayun, ayun, yun. Huwag natin masyado pahabain. Join na lang kayo dito sa Facebook para sa ibang detalye. Game. Topic na talaga tayo. Ayun, ano nga ba ang topic natin ngayon? Nabasa nyo sa title. Siyempre, about overhead song. Bakit ko naisipan gawin to? Bakit ko naisipan mag-vlog regarding dito? Actually, halos araw-araw, hindi naman literal na araw-araw, pero ang dami talaga sobra. Nag-PM sa akin, laging may issue sa overhead song, ano ba ang gagamitin pump, submersible pump sa overhead song niya, tapos ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan, paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan. Kaya ngayon, naisip kong gumawa ng video para isang explain na lang sa inyo. Isasend ko na lang yung link pag may nagtanong ulit, okay? So game, umpisahan na natin. Ang unang-unang i-discuss ko sa inyo ay paano gumawa ng overhead song. Actually, madali lang to eh. Madali lang naman gumawa ng overhead song. Ang mahirap sa paggawa ng overhead song ay paano mo magagawang malinis. O, diba? Siyempre, DIY to. Hindi naman tayo professional tank maker or yung gumagawa sa glass aluminum na kayang maglagay ng silicone na swabe. Okay? So, tayo, kaya natin gumawa ng ganito na walang leak, na gumagana, pero hindi kasing ganda ng mga talagang nasa larangan ng glass leaking yan, yung mga ganyan. Okay? So, way back 2013, kung tama ako, 2013, gumawa ako ng first DIY overhead sump ko para to sa 50 gallons ko na planted tank. Ayan, lagay natin yung picture. Ayan. Okay? So yan yun, 2015 gumawa ako niyan, alam ko gumastos ako niyan ng 500 plus lang yata, 2013 yan, syempre medyo mura pa nun. Hindi ganun kalinis yung silicone ko, pero gumagana siya. Okay, so 2013, nabenta ko yung aquarium na yan, sinama ko na yung DIY overhead sump dun sa pinagbentahan, kaya wala na. So 2015, gumawa ako ulit. Ito yan. Ginawan ko ng steps yan dun sa AKP, sa Arowana Keepers Philippines namin yung step kung paano ko ginawa. Tapos ilalagay natin dito yung mga pictures. Ayan. So, ayan yung mga pictures yung gumagawa ako ng DIY. 2015 yan. Tapos, lagay ko na rin dyan yung presyo ng nagasis ko.
alam ko less than 500 pesos yan, pero yan that time 35 gallons lang yung ginawa ko ng DIY overhead sump. So yun, ginamit ko yung DIY overhead sump na yan sa grow out ko ng black arowana dati, 2015. So yun, nasabi ko nga sa inyo, madali lang naman siyang gawin, basta malaman yung logic, tapos yun nga, mahirap is gawing malinis siya katulad ng mga gumagawa ng sump talaga. So papakita ko sa inyo, ngayon na drawing ako dito kung paano ba gumagana ang overhead sump. So ito, ayan, overhead sump. So, kailangan nyo dyan ng dalawang glass per chamber. So, ito. Ayan. So, dito bagsak ng tubig mula sa submersible pump, paakyat, pababa, ganun lang, hanggang dito. Ayan yung simpleng logic ng overhead sump. Okay? So, yung pagkakasunod-sunod ng glass nyo, una, laging nakaangat. Tapos, isa nakasagad dito. Mas nakaangat. Yung mga nakaangat, magkakapareho lang yan ng size. Diba? Tapos, itong mga nakadikit sa bottom ng glass nyo, yan yung nababawasan. Okay? Huwag kayong kung mag-DIY kayo, huwag kayong magbabawas ng sobrang laki. Kasi ang nangyayari, pag sobrang laki ang binabawas nyo, ayan o, pag sobrang laki ang binawas nyo per chamber, dumiliit na yung dulo eh. Let's see, konti lang, bawasan nyo lang ng konting-konti. Diba? Ang logic lang naman yan is mabawasan ng konti para yung ikot ng tubig mas maganda. Ayun. So okay, na-explain ko na sa inyo kung paano gawin. Okay na kayo doon. So hindi ko na i-demo sa inyo paano gawin, paano i-silicone. Kasi nasabi ko nga pala kanina, diba? Madaling gawin. Kasi nabibili na yung glass sa mga glass supplies na nakakat na. So hindi na kayo yung magpuputol, hindi na kayo magsusukat. Ibibigay nyo na lang doon yung sukat na kailangan nyo. Tapos kayo na lang yung magdidikit sa bahay. Pero syempre, huwag nyo kakalimutang hasain yung mga dilig ng glass dahil matalim yan. Okay? So yun, tapos na tayo kung paano gumawa ng overhead sump. Okay, next. Para saan ba ang overhead sump? Ilang gallons recommended gamitin ang overhead sump? Okay? So, discuss natin ba India? Para sa akin, para kay Chief, para kay Owen Arrow Keeper, para sa YouTube channel ko, ginagamit lang ang overhead sump, yung traditional na ginagamit nyo ngayon, para sa 50 gallons and below. Bakit? Okay. Ito, yan yung mga concern yung mga nagme-message sa akin. Bumibili sila, let's say, ng 75 gallons aquarium. May package na overhead sump. Siyempre, ikaw, igagrab mo yan. Mura kasi. Sobrang mura ng overhead sump compared sa 3L filter, compared sa canister filter. Talagang anlayo ng difference. Pero siyempre, isipin nyo bakit. Bakit mag-overhead sump kayo? Kaya ba ng overhead sump o ng pinipili mong filtration system ang magiging tank mo? Kaya ba ng pinipili mong filtration system ang required na submersible pump sa aquarium mo? Ayun ang malaking tanong. Diba? So, ganito ang nangyayari. Bumili ka ng 75 gallons. Binigyan ka ng overhead sump. Yung overhead sump yung gumawa, ang ninipis ng mga pagitan sa bawat chamber. Tapos ang baba ng gap, ito yung sinasabi ko ah. Ang baba ng gap dito, tapos ang nipis ng pagitan nito, 'di ba? So ang nangyayari, let's say 75 gallons ka. Para sa akin, 4,000 liter per hour ang magandang gamitin diyan. Pag ginamitan mo ng 4,000 liter per hour ang binili mong overhead sump, sigurado apaw. Diba? So, hindi mo na magagamit yung required or recommended na submersible pump. Kasi nga, napipigilan kang lakasan dahil yung filtration system na binili mo, hindi akma para sa aquarium mo. So,
nothing against dun sa mga gumagawa, disclaimer lang ha, dun sa mga gumagawa ng overhead sa maraming beses ko nang sinabi to. Wala akong masamang pinapay sa inyo. Wala naman. Walang masama sa ginagawa nyo. Ang sa akin lang, subukan nyo pong gawan ng remedyo yung mga ginagawa nyo overhead sump. Yun. Gawan nyo ng remedyo para magamit nila ng tama. Okay? Sa 75 gallons, medyo uubra pa eh. Kasi, pwede mo siyang gamitan ng 3,000. Diba? Okay. Safe ka na. 3,000 ginamita mo. Medyo okay na siya. 3,000. Pero, yung mga 100 gallons, mga 120 gallons, o sige, 100 gallons dun tayo. Ito ang marami. Kasi 6 feet tank yan. 100 gallons. So, 6 feet. Ang haba. So, ilang chambers yun. Yun yung sinasabi ko, nasa dulo, ganyang kaliit na lang, o. Oh. Yan, o. Oh. Ganyang kaliit na lang to. Ito. Ito. Ganon kaliit na lang sa dulo. Yan, o. Oh. Parang ganyan na lang. So, sa 100 gallons, gamitan mo ng 6,000 yan. 6,000 liter per hour. Sigurado akaw yan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Pigil na pigil. So, ang ginagawa ng iba, para mapagana lang nila yung binili nilang overhead sump, is i-downgrade nila yung required or recommended na submersible pump. 100 gallons gagamit ka ng 3,000 or 2,000 lph. Diba? So, mababa na siya eh. Mababa na siya eh. Para sa akin ha, mas maganda talaga, mas mataas ng turnover rate. Kasi meron pa yan. Yung mga nabibili natin sa submersible pump ngayon, hindi naman true rated yan eh. Diba? Lalo na nag-elbow ka pa. Yung height pa. Diba? Yung height from tank papunta ng sump. May ano yan. Nababawasan yung flow rate yan. So, ayun. Humihina yung flow rate natin. Okay? So again, kung gagamit kayo ng overhead sump 50 gallons and below or 75 gallons and up, pero i-customize nyo. Huwag yung mga gawa na talaga na ayun na, yun yung design. Di ba? Hindi nyo magagamit ng tama eh. Mabibitin kayo eh. Kaya ako fan ako talaga ng canister filter at saka ng trigger filter. Lalo na yung dual rain bar ng trigger filter. Kasi yung dual rain bar ng trigger filter, na-explain ko na to, dalawa nga yung bar niya. So yung power ng submersible pump, nahahati niya sa dalawang tubo. Hindi na siya nag-overflow ngayon. Unlike before, na single rain bar, pag ginamitan mo ng 6,000, ang 6 feet trigger dati, parang umaapaw yata or masyadong malakas. Ngayon hindi, tested na. Tested na natin, walang apaw. Kayang-kaya kasi dual rain bar na. Okay? So, canister filter, wala tayong issue dyan. Isa yan sa mga paborito ko. Pero, syempre, sump filtration ako yung nasa dito. Diba? Dyan, kahit mag 20,000 lph ka, okay, basta yung piping lang ng underflow mo or overflow box mo, yung piping yan tsaka return. Okay. Yun. So, again, dun sa mga gumagawa, kung nanonood man kayo, tuloy nyo lang po yan. Tuloy nyo lang. Wala naman pong masama. Ang akin lang is, pagtulungan natin siguro paano natin may improve yung overhead sump na ginagawa natin para po magamit ng mga bumibili na 75 gallons and up para magamit ng tama at ng required or recommended na submersible pump. So, syempre, marami tayo dito talagang gusto kasi ng budget meal nga, di ba? So, kung gusto mong ipilit nga, meron akong tips sa inyo. Meron akong konting suggestion. I-drilowing ko. Ayan, o. Oh. Yan, kung gusto nyong ipilit, kunwari, 4 feet to gagamitin mo sa 100 gallons, tapos gagamit ka ng 4,000 submersible pump. Huwag mo nang i-double glass dito. Di ba? Pansin mo, unang glass mo nakaangat, pangalawa, nakadikit sa baba, pangatlo nakaangat, panghuli nakadikit sa baba. Bakit? Para hindi na siya naiipit. Compare dito, ayan, explain natin na dito kasi, dito bumabagal yung flow, okay? Tapos naglalagay pa kayo dyan ng filter media. Yung filter media nakakabagal din ng flow yon. So ang nangyayari, pag gantong ipit, mahina or maliit yung butas na pinapasukan, nangyayari dito siya, dito dadaan, oh. Dito dadaan, papunta dun sa dulo. Diba? Ganun o.
pagkabagsak sa pump, mapupuno dito, dadaan sa taas, dadaan sa taas, dadaan sa taas, dadaan sa taas. Dadaan. So hindi na nadaanan yung filter media dito. So kaya ito yung nire-recommend ko or sinasuggest ko sa inyong gawin. Ganito, taasan nyo lang itong butas dito, tapos ganun, ganun, taasan lang din, yun. Para madaanan yung filter media kasi useless yung filter media kung hindi siya dadaanan ng tubig kung sa ibabaw lang. Diba? Okay? Kung gusto mong ipilit. Okay? Pero meron pa tayong isa pang way. Kung gusto mo rin ipilit, gumawa ka ng stand ng overhead sump mo. Para hindi ka mapigilan sa laki na gusto mo. Okay? Kaya lang naman kasi ganyan yung nagiging design. Ito. 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 Kaya lang naman kasi ganyan. Kaya lang naman kasi ganyan yung mga nagiging design ng mga gumagawa ng overhead sump kasi concerned din sila sa inyo. Concerned din sila sa bigat ng overhead sump. Baka hindi kayanin ng grace ng aquarium nyo. Kaya limited lang yung width and height. Okay? Pero kung naka-separate stand yan, hindi limited. So pwede mong 8 inches, mataas, malapad, pwedeng 12, ganun. Diba? Kung may sarili siyang stand. So, hindi na magiging issue ngayon yung apaw. Magagamit mo ngayon yung tamang submersible pump. Ayos ba? Okay. Okay. Na-discuss na natin kung paano mag-DIY ng overhead sump. Na-discuss na rin natin kung saan para sa akin ha, magandang gamitin ng overhead sump. So, ngayon, ang discuss naman natin is advantage and disadvantage. So, syempre, mayroong advantage yan. Unang-una, mura. Budget meal. Okay? Given na yon. Parang siya na yung pinakamurang filtration system na yon. Pangalawa, additional water volume. Yun, naing tulong nun. Okay? So, yun. Ayun yung dalawang nakikita ang advantage. Budget meal and additional water volume. Okay, doon naman tayo sa disadvantage. Ayun, kapag ginamit na to sa mga malalaking tank, yun nga, sinabi ko kanina, 75 gallons above or 100 gallons above, na hindi tama ang ginawa nung gumawa. Aapaw. So yun. Disadvantage, napipigilan yung recommended flow rate ng submersible pump. So yun, disadvantage yun. Kasi nga, dahil gusto mong gamitin, binawasan mo. Diba, 4,000 dapat. Ginawa mo ngayon, 2,000 liter per hour lang. Para lang gumana yung sump. So disadvantage yun. Huwag ka mag-adjust. Ang kailangan mag-adjust yung filtration system mo, hindi ikaw, okay? So ayun, ayun yung nakikita kong disadvantage lang naman. So para sa akin, okay naman talaga ang overhead sump. Gumamit ako niyan. Diba nasabi ko nga sa umpisa ng video na to, gumawa ko niyan. DIY 2013 pa. 2013 ko pa unang ginawa yan. Diba? So gumagamit ako niyan. Pero nga, hindi ko siya ginamit sa matataas na volume ng aquarium. Okay? So, 2015, gumamit ako ulit. So, okay yan. Good yan. Marami akong kakilalang gumagamit yan. Wala namang masama. Ayun lang talaga. Kaya ako lang naman ginawa to para explain sa inyo kung bakit hindi ko siya nire-recommend sa 75 gallons and up. So, ayun. Tapos na tayo. Na-explain ko na sa inyo. Sana may natutunan naman kayo. And dun sa mga gumagawa ng overhead sump, please, huwag nyo namang masamayan itong ginagawa ko para lang to sa mga hobbyists na nanonood at laging nagtatanong sa akin, bakit ganito yung gawa ni ano? Bakit ganito hindi gumagamit? Bakit ganito yung ano? Anong pwede gawin dito, Chi? So ayun, kaya ako naisipan gumawa ng vlog. Okay? So ayun, maraming salamat. Kung bago ka pa lang at napadaan lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko, okay? Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!